Okay guys, magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngayon, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng isang freezer. Ang nabutas po sa kanya ay ang condensing coil. Ngayon, maglalagay muna tayo ng access valve doon sa may compressor side suction. Siya po ang gagamitin natin na access para sa ating leak test, flushing, okay, evacuation, tsaka charging. Maghihinang tayo. Hihinangin natin yung access valve. Kailangan guys, pag-aralan nyo rin yung paghinang. Kaya dapat may mga gamit kayo na dapat bilhin. Yung map gas, saka yung silver rod. Para pag-aralan nyo kung paano yung procedure ng paghihinang. Sa susunod na video ko, ituturo ko sa inyo kung paano yung procedure ng paghihinang ng copper to steel, copper to aluminum. Okay, pagkatapos nating hinangan yung service valve, ikakabit naman natin yung bagong bili na condensing coil. Guys, yung original niya na condensing na nabutas, nakabaon diyan sa may ilalim ng unit. Kaya hindi na natin maililigtis kasi nakabaon siya doon sa styro. Ang ginawa natin ngayon, modification. Ilalabas na natin dyan sa likuran ng freezer yung ating condensing coil para magamit pa rin yung freezer kasi ginagamit niya nalagay ng mga frozen na products nung nagtitinda sa may talipapa. Buo pa naman, hindi pa naman butas yung kanyang evaporator, kaya gagamitin pa rin natin yung dating evaporator niya, yung condensing lang ang ating ilalabas. Ngayon, magbubutas tayo sa likuran ng freezer para daanan nung pipe, nung capillary, tsaka nung discharge, no? Discharge line galing dun sa compressor. Bubutasan natin gamit yung ating hole saw at drill machine. Nilagyan natin ng rubber, no? Yung may condensing para hindi siya masugatan. Din nabutasan na natin. Tandaan nyo lang guys yung procedure ng aking ginagawa para dun sa mga interesado na mayroon ng knowledge at dun sa wala pa, maintindihan nyo, no? Ngayon guys, huhugutin natin yung lumang discharge line papunta dun sa condensing niya na luma. Huhugutin natin sa may compressor side at i-disable na natin yung luma na yon kasi nga butas na siya. Hugutin natin. And then, i-disconnect din natin yung electrical wiring sa may compressor, yung overload, saka yung kanyang PTC.
ipo-pull out natin yung motor compressor kasi papalitan natin ng langis. Dahil malamang marumi na yung kanyang langis. Baka nahaluan na ng tubig. Ayan guys, sinugot natin, nilalabas natin yung motor compressor niya. Kung nakikita nyo, naikabit natin yung bagong condensing coil sa likuran. At hinugot natin yung compressor para tanggalin yung kanyang lumang langis. Kukuha po kayo ng buti ng mantika at doon nyo isasalin yung langis para makita nyo kung gaano karami, at kung madumi, no? Ayan, napakaitim na niya at may halong tubig. May tubig na siya, guys. Hindi na siya solid na langis at maitim na siya. Mamaya makikita niyo yung bagong langis kung anong kulay. Kailangan matanggal nyong mabuti yung langis kasi nga nahaluan siya ng tubig at medyo maitim na yung kanyang langis. Ayan, pumapatak pa. Huwag nyo naman guys masyadong aalugin na halos matanggal na yung mechanical dyan sa loob ng compressor. Kailangan lang na dahan-dahan lang yung alog nyo, yung parang papaikutin nyo para yung tubig na nandun sa mga singit-singit, yung langis na madumi, na nakatago dun sa mga singit-singit nung loob ng compressor, ay lumabas. Ayan guys, oh, kitang-kita yung tubig. Then ibubuka natin guys ng konti si switching natin yung discharge line ng compressor at mamaya dudugtungan natin siya ng bagong copper pipe. Sa susunod na mga videos i-explain ko sa inyo kung paano yung switching, yung flaring na ginagamit, bending, bracing, tatalakayin natin yan guys, isa-isa. Dahil yung refrigeration, air condition ay medyo marami, no? Maraming proseso. At kailangan nyo rin mag-ipon ng mga kagamitan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat na gamit sa susunod na mga videos. Papakita ko sa inyo kung ano yung dapat na mga gamit ninyo para sa air conditioning services. Okay guys, bali itong freezer na to, i-modify natin kung nakikita nyo. Ayan guys, no? Bali
Sinijing natin yung discharge line ng compressor para pumasok yung bagong copper. Then na ibibracing natin. Ayan. Kakandak tayo ng bracing. Medyo kailangan malakas ang apoy gaya gawa ng inaabsorb yung init ng compressor. Yan, pagkatapos nyo guys na mag-bracing, kailangan mayroon kayong naka-prepare na basahan, na basa, para lagyan yung pinaghinangan, no? At kailangan nakatanggal yung pito doon sa may access valve at iiwasan yung mapasukan ng tubig yung access valve na nilagay ninyo. Then next guys, ang susunod natin gawin, maglalagay tayo ng bagong compressor oil. Na pang refrigeration 134A. Ayan guys, yung ating compressor oil. Kung ano yung tinanggal natin kanina, kailangan ganun din na Okay guys, bali ito compressor na to. Ayan oh. Nakita niyo naman yung bagong langis, masyadong clear. Then yung procedure guys ng paglalagay, kailangan na papandarin nyo yung compressor at papahigop nyo doon sa suction line or kahit doon sa ilinagay nyo na access valve. Ayan. Kailangan yung suction niya ay nakasarado. Then yung access valve, doon yung ilalagay yung kamay nyo at ibubuhos yung bagong langis na compressor. Ayan guys, kung nakikita nyo. Mabilis higupin yan. Okay guys. Mabilis higupin yung langis.
Okay guys, bali itong freezer na to, i-modify natin. Kung nakikita nyo, no? Bali, pinatay na natin yung condensing. Pinagyan na natin dito yung condensing. Ito na, linabas na natin yung condensing unit. Then, nagbutas tayo riyan para dito natin papadaanin yung tubo. Ang gagamitin natin yung evaporator na lang, no? Ito yung kanyang suction line. Ito yung kanyang capillary. Lalagyan natin ang filter. At yung compressor niya, bali, hinugot natin at pinalitan natin ng ano, ng langis, no? Maglagay tayo ng bagong langis kasi napasukan ng tubig yung langis niya kanina. Kung nakita niyo naman, may tubig na yung langis. Ang pinagitan natin dito ng tubo niya. Okay? Bali, bago na yung langis niya, bago yung kanyang condensing unit. Itong evaporator, ipa-flushing natin ng 141B, paplasing natin yan para malinis. At ito yung kanyang controller guys, no? Ito yung kanyang controller. Papakita ko sa inyo yung kanyang controller. Ito. Yan. Ito yung kanyang thermostat, no? Thermostat, din may ilaw siya, power light, selector niya nandito, no? Yan. Ito yung selector. Okay? Yan. Yung thermostat control niya. Okay. Doon ang yung kanyang sensor sa ilalim. Pasok doon sa loob yung sensor niya. Okay. Ngayon, ang susunod natin gawin, pagpa-flushing muna tayo. Ayan guys, bali ipiprepare muna natin yung ilalagay natin dun sa condensing tsaka yung sa filter, mag-flaring muna tayo. Yung connection natin between condensing coil, bali bakal yun, steel. Magkakaroon tayo ng connector na copper, ihinangan natin para doon natin ilalagay yung filter dryer. Yan guys. Ipi-flare tayo para yan doon sa filter dryer kasi may flare nut. Hindi siya welded type. And guys, yung connection ng steel to copper at doon natin ilalagay yung filter dryer. Then filter dryer to capillary tube. Papunta ng evaporator 'yon. Paglabas noon, galing evaporator, papunta ng compressor, papunta ng suction line.
And guys, inanangan na natin yung galing dun sa compressor, yung discharge line papunta ng coil, condensing coil. Then magpa-flashing muna tayo, guys. Pa-flashing natin yung condensing. Inabas na natin yung capillary tube niya. Yan, mag-flare ulit tayo. Yung dugtungan from filter dryer to capillary tube. Yung pagpuputol, guys, ng capillary, medyo kailangan gagatlaan nyo lang siya. Gawa ng pag yung naputol nyo ng mali, magsasara yung kanyang butas. Pinaplasing natin ngayon yung sa evaporator. Pinapalabas natin dun sa capillary para malaman natin kung may butas yung capillary, kung malakas yung pressure. Kung may lumalabas na pressure. And guys, ihinangin na natin yung connection niya ng capillary. Then i-connect natin dun sa may filter, dryer. Meron na siyang flare nut. Lalagyan natin ng 141B. Ipa-flashing natin yung evaporator niya. Saka natin lalagyan ng nitro.
Makikita nyo mamaya, lalabas yan yung liquid, yung langis sa evaporator. Kung may tubig, lalabas yan. At kailangan mapalabas natin yung 141B. Huwag nating titigilan hanggat hindi lumalabas yung linagay natin na 141B. Ayun guys, kung nakikita nyo, tumitilamsik yung langis at may halong 141B. Titigilan natin yan kapag dry na yung linalabas niya. Yan, lumalabas na guys yung 141B niya. Kailangan maubos lahat siyang lumabas dahil makakasira siya ng compressor kapag hindi makalabas lahat. Yan guys, wala nang lumalabas na 141B. Hindi, babalik na rin natin sa kabila natin palabasin. Kailangan may flashing nating mabuti yung kanyang evaporator para malinis, mawala yung moisture, mawala yung langis. Then pagkatapos guys, bali idudugtong na natin yung suction line dun sa may compressor. At ikokonekta na rin natin yung capillary dun sa kanyang filter dryer. At para makapagsagawa na tayo ng leak testing. Pag naikabit na natin yung filter dryer at saka yung suction line niya, leak test na tayo, maglalagay tayo ng pressure, lagyan natin ng 200 PSI at ibababad natin ng matagal para alam natin kung mayroong maliit na butas o wala. Kailangan kasi guys, sigurado na walang leak yung system para hindi tayo mag-backjab. Then, pupunasan natin yung compressor at yung ating pinaginangan at kailangan i-fix na natin yung filter dryer para makapag-leak test na tayo. Guys, nilagay na natin yung guides. Paglalagay na tayo ng nitro. Ibababad natin siya ng magdamag para sigurado tayo na walang leak yung ating system na ginawa. Yung pressure na ginawa natin. Pagbabubble test tayo, lalagyan natin ng sabon
bubble test. Guys, nabutan tayo ng medyo madilim. Alas 5 na kasi tayo nag-umpisa. Kaya inabutan tayo ng medyo dumidilim na. Titingnan lang natin kung may bubula. At ibababad natin yung gauge hanggang kinaumagahan. Sa ngayon, titingnan lang natin yung ating mga pinaghinangan at yung koneksyon ng flare nut dun sa may filter dryer. Yun lang naman yung ating ginalaw. At pagkatapos, ibabalik na natin yung electrical connection sa compressor, yung kanyang PTC at yung kanyang overload. Kukonect na natin yan. Sa ngayon guys, wala naman tayo nakita na may leak or bumubula, nagbabubbles. Negative naman, ibig sabihin maganda yung ating pagkakahinang. At maganda yung pagkakahigpit natin doon sa filter dryer. Sisiguraduhin lang natin, ibababad natin yung gauge, yung ating manifold gauge magdamag para mas sigurado na 100% walang leak yung ating ginawa. And guys, ibababad lang natin. Pagpapatuloy natin bukas. Hindi naman nababa yung gauge, naninigurado lang tayo. Okay guys, bali ipagpatuloy natin yung ating ginawa kahapon na pag-repair ng cheese pressure, no? Na kung saan butas yung kaniyang butas yung kaniyang condensing at nagpalit tayo ng bagong condensing, bagong filter dryer, okay? Pinasing natin yung evaporator niya. Then nagkaroon tayo ng heat test at hindi naman bumaba yung kaniyang pressure. Lagay tayo ng gauge, nasa 200 PSI pa rin. Ang gagawin natin ngayon, mag-evacuation na tayo at kakargaan na natin ang refrigerant 1348. Then papanda rin natin para observan natin kung maganda yung kanyang performance. Okay. I-release natin yung pressure. Ilipat natin yung hose dito sa blue kasi magbabakim tayo. Okay. Thank you.
Ayan guys, bali tapos na tayong mag-evacuation. Nag-negative 30 na siya. Nag-carga na tayo ng refrigerant R134A. Inoobserba natin yung unit, no? Kung okay na yung kanyang magiging performance ng lamig. Okay? Bali, pandarin lang natin. Titingnan natin yung kanyang evaporator kung lumalamig na siya. Lumalamig na guys, no? Mainit na yung kanyang evaporator. I-observan lang natin. Okay guys, bali i-observan natin yung pressure, no? This type pressure na ginawa natin kanong hapon. Hindi na sinaksak natin ng magdamag. Ilagyan natin ng isang bote ng Sprite, no, na may tubig at okay naman na, no. Ayan ka yung ating ano, yung ating ginawa. Bali yan, makikita nyo mayroon ng mga ano yan, mga yelo. At yung umuusok na siya, oh. Pag binuksan mo, nausok. At yung linagay natin na buti ng ano, yan, matigas na. May tubig yan, yung sa Sprite. Bali, frozen na siya, no? Bali, nausok na kung nakikita nyo na ano, yan, oh. Ito, ano na yan, yung yelo na yan, no? Yan. Bali, accomplish na tayo guys, no? At isasaulin na natin to sa may-ari. Ay, medyo luma na siya pero okay pa naman maglamig, no? Ito yung i-convert natin, no? Yung condensing niya, ilagay na natin dyan sa likuran niya. Yan, no? Yan. Kasi nga nabutas na, no? Nabutas na yung original na condensing na nakabaon dyan sa mismong unit. Kaya linabas na lang natin. Yan. Yan. Okay na yan guys. Bali, ganun lang procedure, no? Ng pagre-repair ng freezer. Kung sakaling may ma-encounter kayo, ganun yung gagawin nyo, no? Okay.